Lodi Cakes. Pag-uusapan ulit natin yung katana kasi this time, swap pool and farm naman yung i-discuss natin. So, ano ba yung katana? Ito kasing katana, Japanese word yan. So, ang ibig sabihin yan sa Japanese, isa siyang sword, Japanese sword. I'm not sure lang kung bakit ito yung napili ni Ronin, no? Na gamitin niya. But anyway, yung katana kasi ni Ronin or ni Mavis, meron niyang tatlong key features which include yung swap, pull, at saka farm. So, yung pinakita ko sa inyo last time na pwede na mag-swap ng SLP to ETH and to AXS and USDC, hindi lang yon ang feature nito. Pwede mo siyang gamitin din to provide liquidity para don sa mga swapping na to. And dito sa swap, ang sabi dito, pwede ka mag-swap ng various ERC-20 assets. Ano ba yung ERC-20 assets? So, ito yung WETH, ito yung AXS, SLP, and USDC. Aside from that, dito sa Ronin wallet natin, kaya din niyang mag-hold ng ERC-721 assets. Yun naman yung Axie land plot at saka land item. So, huwag kayong malilito guys. But basically, itong feature natin dito is ERC-20 ang pwede niyang iswap. Ngayon, another feature is merong pool. Wherein yung user, kung meron kang sufficient tokens, pwede mo siyang i-provide yung or ipasok yung mga assets mo dito sa decentralized exchange and mag-earn ka dito from the swap fees. And then yung third item naman na feature nitong katana is yung sa farm kasi kapag naglagay ka ng liquidity dito sa pool, bibigyan ka nila ng liquidity pool token. Tapos yung token na yun naman yung ilalagay mo dito sa farm. And ano ba yung kagandahan nitong farm? Parang natutulog lang din yung pera mo dito. Pero mag-earn ka ng RON token or ito yung sa Ronin na token mismo. So who knows, diba? Right now, ang mahal-mahal na ng BNB. Later on, baka mamaya yung RON na to, tumaas din ng katulad ng BNB yung value. So, pag-aralan natin kung paano ba ito gagawin. So, umpisahan muna natin sa pinaka-basic, guys. Punta tayo dito. So, account setup. So, reminder, dapat meron ka ng Ronin wallet para makapag-participate ka dito sa Katana Decentralized Exchange. Dito sa white paper nilang, nakasulat pa dito, wala pang mobile app. Pero siguro, hindi pa nila na-update itong document na to. Kasi guys, meron ng official na mobile app wallet, itong si Ronin, both for Android and iOS. Ito, ginawa na din natin to ng video from last time. Make sure lang na valid yung link na makukuha nyo. So, ignore nyo na itong not available kasi at this point, available na po ang Ronin wallet on mobile. And pag click mo to actually, yan makikita mo. Ronin wallet, so pwede to na as an extension kay Chrome or Firefox. Pero dito sa right side, makikita mo yung mobile app, meron na siya kay Google Play at saka App Store kaagad. So, kahit wala tayong PC, pwede na tayong mag-store ng mga SLP natin. Kung isko tayo, create na tayo ng wallet, and pwede na tayong mag-trade later on. So, itong setup naman ng wallet, kung sa Chrome extension siya or whether sa mobile app, iisa lang naman yung process nito. Which is actually, mag-create ka ng password, and then after that, yung step 2 will be yung recovery phrase. Bibigay na sa'yo ni Ronin kung ano yung 12 words. And i-confirm mo yon para sure na nakopya mo siya and naitago. So, ang reminder again, yung most important part is dapat hindi siya na-share itong seed phrase. So, itong mga prerequisite lang to bago ka makapag-start ng Katana exchanges. So, yung tatlong features niya. So, after makreate yung wallet, ito yung laging nakakalimutan ng lahat. Dapat, pag may wallet ka na, mag-create ka din muna ng Axie account. And paano ba mag-create ng Axie account? Kailangan mong mag-login sa marketplace.axieinfinity.com. And then, pagka-login mo doon, syempre, ito, makikita nyo naman dito sa mga screenshots. So, ang gagawin nyo lang, pag pumunta na kayo doon sa webpage na yon, magla-login kayo with Ronin Wallet, and then, magpa-prompt itong confirm. So, ikiklik nyo lang itong confirm, and after that, ito na yung screen na makikita nyo. And, click nyo lang itong setup, email, and password. So, lagay nyo lang yung email and then password and then magkoconfirm yon sa email nyo. Ipasok nyo lang yung confirmation code and magli-link na yung account nyo. And at that point, validated na siya. So, pwede na kayong mag-start
ng katana swapping. So, ito yung katana dex basic. So, syempre, bago ka mag-deep dive or bago ka masimulan lahat ito, kailangan alam mo muna itong mga basic information na to. So, make sure na tama daw yung URL. And then, pag na-click mo na yung URL ng katana dex, of course, ang next mo naman na gagawin is i-coconnect mo na yung Ronin wallet mo. So, make sure na yung wallet mo is naka-unlock na para pag-click mo dyan, diretso na siya. And then, of course, you have to agree with the terms of service. So, i-click mo lang to, and after that, click mo na itong Connect to Ronin Wallet. And after that, ito pa yung mga other basic information. So, pag connected na yung wallet mo dito kay Katana, pwede mo nang makita yung value ng mga tokens mo. So, kung meron kang WETH, meron kang SLP, meron kang AXS and USDC. So, andun na yung information na yon. And you can actually begin trading. Pero if it's the first time na gagamitin mo tong Katana for every type ng token na gagamitin mo, kailangan mong i-approve yung token na yon. So ito, tingnan nyo to guys. So ang sinasabi dito, if this is the first time that you're going to use SLP, kailangan mong i-approve si SLP kasi kailangan yung confirmation mo. Yun kasi yung tinatawag na signature. So, you're signing it. Ibig sabihin, you're authorizing it. Hindi yun kayang laruin ng robot or ng mga hackers na nag-develop ng program. And then, after that, ito pa yung some information. So, liquidity pool. Ano ba itong mga to? Anong ibig sabihin ito? Basically, ito lang naman yung mga pondo na naka-lock sa isang smart contract. Pero itong liquidity pool na to, guys, mamaya ko na lang i-discuss sa inyo pag pinag-aralan na natin yung pool para hindi tayo paulit-ulit ng discussion dito sa session na to. Okay? So, yung next item, puntahan na natin itong swapping. So, sa swapping, guys, remember may video na tayo nito kasi ito yung pinaka-in-demand. Bakit? Kasi sa swapping, instead na bibili ka pa ng Ethereum from Binance or from other exchanges or markets, ang gagawin mo na lang kung meron kang SLP, i-convert mo na lang siya. Ngayon, guys, very minimal yung fees nun kasi meron siyang liquidity provider fee. Yun yung mapapag-aralan naman natin. Kanino ba pumupunta yung liquidity provider fee na yun? At pwede ka din bang kumuha or makakumita ng share dun sa liquidity provider fee na yun? Ang sagot po, oo. Pero mamaya papakita natin dun sa video kung paano. So ngayon, ito na yung sample. Siyempre, kung magsaswap ka, kailangan ng from token to what token. So dito, AXS and WETH yung sample niya. So nilagay niya lang. Meron siyang 200 AXS, papalitan niya ng 3.16942 na WETH. Yun yung equivalent. And then, very simple lang naman, napaka-user-friendly nito. Iko-confirm mo lang yung swap. And then, once na-confirm mo yung swap, dito meron ditong tinatawag muna, guys, some terminologies para hindi kayo malilito. So, kapag nagsaswap kayo, meron ditong sinasabi na liquidity provider fee. Ito yung fee na i-allocate mo sa liquidity providers. Pero ito maliit lang to, 0.3%. Pero syempre, subject to kung gaano kalaki yung sinaswap mo. And then, dun sa route, ito naman yung kung paano mag-exchange. Minsan, halimbawa, pwedeng from token 1 to token 2. O kaya, padaanin mo. Halimbawa, mataas yung presyo ni ETH, pero pwede mo muna siyang padaanin kay AXS kung mataas yung value ni AXS para at least si SLP o madaming AXS yung mabili and then makabili ka na mas madaming WETH. So, kailangan mong mag-compute lagi. And then, price impact. Ito, depende to sa market and movements. And then, may naka-indicate din na minimum received. So, yun yung parang guaranteed sa'yo. Kapag nag-fall below doon, yung computation, if fail na niya yung transaction. The same with slippage tolerance. Ito naman yung parang price ceiling. So, kapag na lumampas doon yung quotation, if fail niya yung transaction, kasi baka malugi ka naman. So, yun yung mga very important na binabantayan mo kapag nagsaswap ka. Whether it's here sa Ronin Dex, Katana, or it's on Pancake Swap. Very important na aware ka kung ano ba yung slippage tolerance. Okay, so ito, sinasabi lang dito na kapag nag-swap ka, may confirmation yan. Meron yung blue banner na naka-indicate kung ilan yung na-swap mo na.
And of course, congratulations, you've completed your swap. So guys, kung gusto nyo ng video guide, meron dito sa Katana Documents na pwede nyo lang tingnan. Okay, so ito naman, punta tayo dito sa pool. Ano bang ginagawa dito sa pool and bakit ba siya important? Siguro hindi pa kayo ganun ka-familiar. Like ako, hindi pa ako ganun ka-familiar with the liquidity pool. So it's a very good na itong si Axie Infinity, meron siyang magandang documentation to update us about what it is. So dito, para makaparticipate ka sa pool, kailangan may laman mo ng pera, yung Ronin wallet mo. So dapat may SLP ka doon, AXS or ETH, and pwede kang magpasok ng asset using Binance and pwede din naman through MetaMask kapag magdi-deposit ka ng Ethereum through the Ronin Bridge. So yan yung mga options mo. And of course, ito na guys, liquidity pool na yung pag-uusapan natin. Ano ba itong liquidity pool? So yung liquidity pool, ibig sabihin lang nito is merong pondo, di ba? Maririnig nyo, liquid ka ba? Di ba? Nagtatanungan tayo, liquid ka ba? Ibig sabihin nun, meron ka bang cash? So yung liquidity pool is a pool of funds na nakalock siya sa smart contract. And kahit sinong user, pwede daw magpasok ng liquidity. And of course, bakit ka naman magpapasok ng liquidity? Kasi kapag magpasok ka ng liquidity, yung mga transactions na nangyayari dun sa pool, meron kang kikitain which is proportionate to your pool share. Mamaya, mas makikita nyo yon. And then, dito, dalawang pairing ng assets ang kailangan mong ipasok. Like AXS to ETH, SLP to ETH, ETH to USDC, and RON to ETH. Ito, for future pa daw to. So ngayon, tingnan natin, paano ba mag-add ng liquidity pair? So syempre, kailangan may value muna yung wallet mo, di ba? Meron kang SLP or ETH or USDC or AXS. Doon ka mamimili ngayon ng ipapasok na liquidity. Pero dito sa screenshots na to, makikita nyo, pag pumunta kay Katana, make sure nasa pool ka and then ang mapapansin nyo dito nakakaiba versus sa swap, instead na down arrow yung makikita natin, plus sign, kasi nga pairing, pair ng assets ang ipapasok natin. Yung kabila kasi nagsiswap ka from and to. Ito naman magpapasok ka ng with plus another token, kaya plus yung symbol na makikita natin dito. So ngayon, kailangan syempre may laman yun kasi kung magkano daw yung WETH na pinasok mo, dapat yun din ang equivalent value ng another token na ipapasok mo. So dito makikita natin kung AXS yung isang token natin, ano ba yung another token. So WETH, ang may value lang dito yung WETH at saka yung AXS. So therefore, dito sa demo na to, yung dalawang pairing na yon ang ipoprovide na liquidity. So, eto, makikita nyo dyan. Dito sa baba, eto, makikita nyo ulit yung screenshot. So, yan, naka-fill up na yung data. So, with, eto, medyo madami siyang pera kasi 2.38 kasi developer to eh. And then, AXS, 150 yung equivalent. So, makikita mo dyan, kung okay ka na dito, ikiklik mo lang yung supply. And then, itatransact na yun ni Mavis. Pero dito sa pairing na to, you're having 0.13% share of the pool. So, ibig sabihin, kung ganito kalaki, yung ipinasok mo, dun sa total nakikitain from the swapping activities kay Katana, meron kang 0.13% na share. So, okay sana siya guys. Well, actually okay talaga siya. Except that, syempre limited tayo ng funds na kaya nating ipasok dito sa pool. Pero kung madami kang naipon na SLP o mag-convert ka ng konting AXS and then ipasok mo sa liquidity just to test it. So yan, very simple lang. Pag click mo na yung supply, meron ditong confirm button. And then after you click confirm, hintay lang natin na ma-process yung transaction. And meron ka ng LP token or ito yung pairing ng WETH plus AXS. So close natin tong screenshot na to. Tingnan natin kung ano yung other additional screens dito sa manual. So, dito naman, yung next na makikita natin, sinasabi lang dito na kapag confirm na yung transaction, may lalabas daw ulit na pop-up screen na maliit, yun, banner.
na kulay blue. So, heto, makikita natin dito na may check na si add 2.38 width and 150 AXS. So, therefore, eto, meron kang equivalent na LP token. And makikita nyo dito sa lower left side yung 18.89. Ito yung position natin. Meron tayong LP token na width plus AXS equivalent to 18.89. And then, yung kita natin sa pool is 0.13056%. So, yan yung ma-expect natin na marireceive natin dahil nagpasok tayo ng pera. So, bakit ba ganun, guys? Parang banko lang din yan. Di ba pag banko, pag nag-deposit ka ng pera, kikita ka ng interest. Saan ba nanggagaling yun ang interest na yon? Kasi, yung mga banko, yung pera na pinasok mo, papautang din nila yan through loans, credit cards, sa other users. And yung mga users na yun, nagbabayad yun ng interest. And yun yung dinidistribute niya ngayon sa lahat ng nagpasok ng pera sa banko as interest payments naman. So parang ganun din yung concept nito. Nagpapasok ka dito ng tokens and at this point, kikita ka din ng token. So ganun lang din siya. So ito yung liquidity. Makikita nyo guys. So ayan, with AXS 25.18 and naka-indicate dito you have now successfully provided liquidity. Pero kung nag-provide ka ng liquidity, paano mo naman i-check yung earned fees mo? So, sa Katana ulit, meron doon na makikita mo dito sa screenshot, view all accrued fees and analytics. Ito, naka-box ng kulay red. So, pwede mo i-click to and actually may pupunta ka sa isang another screen and makikita mo na doon kung magkano yung accrued fees na share mo. Yan. Ito, very similar to this one. Ito yung analytics page. Makikita mo dito yung mga volume, ilang transactions na yung nangyari, and magkano yung share mo doon. So, dito sa sample natin, 0.13% yung share niya. So, kaya guys, pag nagte-trade kayo, di ba, mapapansin nyo, kapag walang pairing, lalabas, no liquidity for this pairing. Nakasulat yon sa baba. So, ibig sabihin, naghihintay siya na merong may magpasok ng liquidity token dun sa pool para makapag-swap tayo properly. So, as long as walang nagpapasok, hindi tayo makapag-execute ng swapping. That's why meron silang 0.3% nakita. Okay, so itong mga screens na to, these are just sample analytics. Makikita nyo lang yung mga transactions. But I think this will be more relevant kapag meron na kayong ipinasok na investment dito sa Katana. So guys, remember ha, na itong mga pinag-aaralan natin na to, you have to do your own research. So I'm only guiding you what's out there. Pero for you to invest, kailangan pag-isipang mabuti at ingatan natin yung hard-earned money natin. Okay, so punta tayo dito. Nasabi lang dito na the next page, ito na yung individual. So ito na yung mismong account mo, Ronin Wallet account mo. And kung mapapansin nyo, mas konti na yung transactions dito unlike yung kanina. And then, of course, kung nagpapasok ka ng liquidity position, dapat meron ding way para kuhanin mo na yung liquidity position na yun. Kasi kung kailanganin mo ng pera, kailangan mong ibenta, then punta ka lang sa pool and i-click mo lang itong remove. Pagka-click mo dun sa remove, of course, ipapasok mo kung ilang tokens yung i-out mo na. So, ito, makikita natin sa screen. Kung first time to, lagi yung merong approval. Allow Katana to use your WETH / AXS. So, i-confirm mo yon. Kasi, as I mentioned guys, ito yung parang signature, you're signing it. Kasi ang transaction natin ay hindi face-to-face. So, therefore, we need to provide some sort of electronic signature to the transaction. So, pag in-approve na natin yon, that's the only time na pwede tayong mag-continue ng mga transactions natin. So, dito sa screen na to, ayan, makikita natin, no, yung WETH / AXS na i-remove natin na liquidity is 10 tokens. Ayan.
And then, of course, pag nag-remove ka ng 10 tokens, ang equivalent width nun at saka AXS is makikita natin dito sa nakabox ulit sa baba na 1.25765 width and AXS is 79.5371. So pag clinic itong remove na to, ganun ulit, may confirmation ulit to, and after matransact successfully, meron ulit blue banner na makikita. And yung position natin, tingnan nyo dito sa baba, your position, kanina 28.85 to. So, after removing the 10, magigitong 18.85. So, yun yung mangyayari dun sa transactions natin kapag niremove na natin itong liquidity na to. Okay, so ngayon, itong mga next screens na to, I think this is all too familiar with you na. Ayan, oh, pinapakita niya lang sa atin yung pairing, and of course, we need to click the confirm. Ayan, nandito sa baba, and yung next screen, of course, makikita natin yung Ronin wallet ulit. Ayan, bine-burn na niya yung 10 with slash AXS natin na liquidity token. Okay, and then punta tayo dito. So, yung next, ayan, tapos na yung transaction. So, ang naiwan na lang ay 8.859. Sorry guys, yung kanina pala is 18, yun pa yung total. Hindi pa nabawas doon yung 10. So, ngayon, mas mababa na yung position. And kung makikita nyo, yung share na is 0.06, hindi na 0.13. So, habang nag-out ka ng money, mas liliit din yung share mo dun sa income. And of course, merong video na available dito. If you're interested to watch more, then just go to this document. Now, for farming, ito. Kasi katulad ng other games, di ba? May mga farm din na concept. And dito sa farming, ang makukuha naman na token is RON or yung RON. It is the native token for Ronin blockchain. And ang prerequisite nito, syempre dapat meron kang LP token sa wallet mo. So parang sunod-sunod siya, di ba? Kailangan muna meron kang pinasok sa liquidity pool. Tapos yung makakakuha ka doon ng liquidity pool token, yun yung pairing. May equivalent yun kanina, yung 18. So ngayon, yung liquidity, yung LP token na yun, yun naman yung ipapasok natin dito sa farm. And kapag pinasok natin siya dito, syempre for ano, hindi natin malalak yung token na yon, and magsa-start yung mag-earn ng RON or RON. So dito, ito kiniklik lang to eh, yung arrow down na yan. Madali lang din naman siyang i-process. Ang problema lang natin, wala tayong token na mailalagay sa farm, kaya hindi ko mapakita sa inyo ngayon. Pero later, daanan pa din natin yung screen kasi I think guys, you will be very interested to do this kasi si Axie, napakahaba pa ng roadmap and I hope magtagal yung game. But as I mentioned, do your own research before putting anything or any of your money here kay Axie Infinity. Okay, so yan, makikita natin dito. Ganito lang kasimple yung farming. Oh. So, kung ilan yung token mo sa wallet, mariread niya yon. And isa-stake mo lang siya. So, para din tong AXS staking, ito naman ay yung LP token ang ginagamit niya. So, pag ni-stake mo na to, of course, makikita mo na nag-earn na siya ng RON. Ang difference lang dito, di ba, pag nag-stake tayo ng AXS, ang mangyayari naman doon is AXS yung na-earn mo. Pero ito, pag nag-stake ka ng LP token or liquidity provider token, ang makukuha mo naman is RON. So parang ito is a token din ni Axie Infinity blockchain. So yan, so lalabas dito yung stake LP tokens pop up. Yan, so ilalagay mo dito kung ilan yung isa-stake mo. Remember na malalak to kapag nag-stake ka. And then pwede mong i-click tong max para lahat ng nasa wallet mo is masistake niya. And then after that, makikita mo na kung successful yung transaction. Dito sa screen na to, makikita mo na merong blue banner ulit dito. Stake AXS with LP na may check. And yan, makikita mo na total stake is 8.85. And ang available sa wallet ay 0.009117. And at some point, ito yung magiging claimable rewards na wrapped Ronin. So, yan yun. I-claim to later on. At this point, siguro, nung ginawa yung screenshot, hindi pa siya available.
So, yan. So, yun. Very, very simple lang, guys. Kailangan lang talaga ng puhunan or pang-invest for this. And then, of course, kung nagpa-farm ka, kailangan alam mo din kung paano mag-stop farm. So, madali lang din to para din tong staking ng AXS. So, i-unstake mo lang siya. And pag nag-unstake ka, lalagay mo lang kung ilang LP token ang i-unstake mo. So, kung 4 yan, click mo lang tong unstake and click confirm. And that will finish the transaction. So, hintayin mo lang ulit na pumasok siya doon sa Ronin blockchain and ma-confirm yung transaction. So, at this point, makikita natin, ayan, unstake o naka-check na siya. So, ibig sabihin, tapos na yung transaction. And here sa documents ulit, meron ulit video guide for farm. But guys, napaka-simple lang naman yung step. I will post the link here sa video so that you can go visit it if you need it. And I hope you like what you saw. Very powerful itong Katana Dex na to. Hindi lang siya for swapping. So ito, pinapakita ko lang ulit. Ito yung actual na to. So sa swapping, ayan, AXS, pwede nyo pagpalitin. SLP to AXS, etc. Pwede nyo lang i-click yun. And then ito, SLP to USDC. Magko-convert dapat ako. Kasi last time dun sa video natin, may nag-comment na gusto daw nyo makita kung makaka-convert nga to USDC. Pero ngayon kasi guys, naglolo pa si Marketplace. Affected nun yung Ronin wallet natin. So, hindi niya ma-read na may laman yung wallet natin. Ayan, kita nyo. Sobrang tagal bago niya na-read to. So, ito, kung i-convert ko to, i-click ko lang tong swap. Pero at this point, hindi ko siya gustong i-convert to USDC. Kasi itong SLP ko na to ay sa mga is ko to. So, yan. Pag hindi niya nababasa, lumalabas dyan. Insufficient liquidity for this trade. So, I hope guys, mas naintindihan nyo na ngayon kung ano yung ibig sabihin ng insufficient liquidity for this trade. Ibig sabihin, walang nagpasok ng sa liquidity pool nung pairing nung asset na yon. Kaya, wala siyang nare-read. Hindi kanya maa-allow na mag-perform ng swapping kapag walang liquidity. And then, ito yung sa pool. So, yan. Kailangan lang ng pair ng assets. So, WETH and AXS. And dito, lalabas sana yung how much yung magiging share natin. Ayan, o. Oh, 100% daw ng share of pool sa akin. But guys, medyo bagay kasi ito ngayon dahil nga may slowdown ngayon sa marketplace. Ayan, ito, nag-update to. Less than 0.01% ang share ko sa pool. So, masyadong mababa kung 5 AXS lang ang ipapasok ko. Pero, may kita pa din yan. And then, ito yung sinasabi kanina na for the transactions, kailangan mong i-click yung approve once. But, even though I clicked it, nawala din siya kaagad eh. Kasi nga, medyo naglolo ko ngayon itong marketplace. Affected nun, syempre, si Katana. Kasi si Katana, binabasa niya lang din yung wallet natin, yung laman or yung mga data sa wallet natin. So, ito naman yung farm. Ito yung mag-earn kayo ng RON. So, ito napakasimple lang. So, AXS WETH and SLP WETH yung combination dito. And kung meron tayong available sa wallet, mag-a-appear yun dyan. Pero dahil wala naman tayong ipinasok sa liquidity pool, walang lalabas na token dito. Same with this one, itong SLP WETH na to. So, wala ding value na lalabas dyan. Okay, and then, guys, I guess that's it. I hope you enjoyed itong Katana. It's very powerful, but you have to do your own research before you put in any money. So, if you haven't subscribed yet to my channel, please click subscribe. Madami pa akong technical items na ituturo sa inyo. Paano kumita and tungkol sa NFT and, of course, mga cryptocurrency. That's all for now. Bye!